Good morning. Good morning. This morning, ang pag-uusapan po natin tungkol sa pintura. Sino nakakaalam po sa pintura? Pakitaas po ang kamay. Wala po. Wala? Okay. Ang pintura ay isang parang makeup, no? Para sa ating mga kababaihan, marami nagsasabi kung ang babae naging isang pintor, mas mahusay sila kaya sa mga kalalakihan yung pintor. Dahil ang mga babae, sanay po sa pagme-makeup. At ang painting or pagpipintura ay parang makeup din. Okay? Paint was invented 40,000 years ago. Alam niyo po ba yun? 40,000 years ago. Noong panahon po ng ating mga sinaunang tao, yung mga caveman. Alright? At basically, noong panahon na yon, kung anong po yung kanilang ginagamit na raw materials sa paggawa po ng pintura, yun din po yung nagagamit pa rin sa ngayon. Okay? There has been certain improvements dahil ito po ay mga chemical. So, nagagawan ng paraan para mas husayan at maging mas maayos. Pero basically, what they were using before are almost the same. Okay? Ano ho ba nagagawa ng pintura? Alam nyo po ba yun? Nagbibigay kulay. Buhay. Ano pa? Protection. Di ba? Isang bagay na walang buhay, napapabuhay niya. Parang makeup sa babae. Ang kapangitan, napapaganda. Na makeup. At ganoon din ang pintura. Okay? So basically, 7 items po ang nagagawa po ng pintura. One is nagbibigay ganda. Okay? It gives you beauty. Second, it protects, no? Nagbibigay protection. Pag ang pintura, ang kahoy ay hindi na pipintura at nababasa, ano po nangyayari? Nabubulok. Hindi po ba? Ang bakal, pag nababasa, kinakalawang. So nagbibigay protection ng pintura. Katulad na ng makeup ng babae, no? Magme-makeup kayo para bigyan protection pag nasa labas kayo. Tama po ba? Against the UV rays. Alright? Pangatlo, nagbibigay po siyang identification. Okay? Halimbawa, inibita ka sa isang party na inyong kaibigan sa Rizal Street. Okay? Medyo mahaba. So, sasabihin ng magpapa-party, hanapin mo lang yung gate na pula. Yun ang aming bahay. Diba? So, it identifies, give you identification. No? Pang-apat, nagbibigay siyang seguridad or safety. Okay? Ano ho ba nakapahid sa mga kalsada kung saan po kayo tumatawid? Ano tawag doon sa tinatawiran nyo? Pedestrian lane. At napapansin siya nyo, nakapahid po yun, ano? Ng pintura. Anong kulay? Black, white, yellow. No? So, it also provides safety. Okay? Gets nyo ho ba? Okay. Panglima, ano pa nagagawa ng pintura? It provides sanitation. Okay? Nagbibigay siyang kalinisan. Okay? Usually, sa mga plantang gumagawa po ng mga pagkain, no? It is required that it is maintained, malinis ang lugar. And basically, ang ginagawa po ng mga pabrikang ganyan ay nagpapahid po sila ng pintura. Okay, at meron tayong mga pintura na tinatawag nating food grade na pwede i-apply sa lugar kung saan po nag-handle po ng mga pagkain to keep it safe. Di ba? Kasi ang pintura, some paints are toxic, di po ba? Dahil sa mga kemikal. Pero meron din tayong paint na pwedeng gamitin sa mga lugar na yon. Okay, so these are some of the functions na nagagawa po ng pintura. Okay? Ano po ba ang aming kumpanya? Globesco. Okay. At ano po yung pintura po natin? Spero. Okay. Ang Spero nagsimula po about 60 years ago. Okay. Matagal na panahon ba yun? Para sa isang kumpanya na tumagal po na 60 years. Ha? Yes. Yes. Hindi po ba? Dahil
Dahil bakit po kaya? Bakit po kaya tumatagal ang isang kumpanya ng 60 years? Hindi na isang kumpanya, isang tao o isang bagay. Bakit tumatagal ng 60 years? Ha? Napapalagaan. Okay, ano pa? Dahil siguro maayos yung kumpanya, hindi po ba? Kung may ginagawa sila, marahil siguro maayos yung kanilang kalidad ng ginagawa na produkto. Tama po ba? Dahil halimbawa, question. Kayo may ginamit na isang bagay at napansin nyo hindi maayos o walang kalidad, uulit ho ba kayo? Bibili ho ba kayo ulit? Hindi. Hindi po ba? Tama po ba? Hindi po ba? So, ibig sabihin siguro sa isang kumpanya na tumatagal na 60 years, kamukha po ng Globesco, kaya kami tumagal siguro, malay siguro yung ginagawa nating pintura ay maayos. Dahil kung noon pa, pangit po ang aming kalidad, baka nagsara na ho kami. Walang umulit bumili. O walang, minsan lang ginamit, hindi na susubukan ulit. Dahil nasubukan eh, hindi maayos. Tama po ba? So, yun nga siguro, kaya kami nandito, ang Sparrow Paints, hanggang sa ngayon, even after 60 years, marahil nga siguro, maayos ang aming produkto. Tama? Okay. As I was saying, 60 years ago, nung nag-upisa po kami, ang pinturang ginagawa po ng Globesco or Sparrow ay pinturang pang kotse. Okay? Nakikita nyo po ba yan? No? Yan. Diyan po kami nagsimula. Ang aming kumpanya ay nagsimula sa pinturang pang kotse. Okay? At ang kotse, gawa po saan? Sa bakal. Tama po ba? Okay? Nagbibigay siya, katulad na sinabi nyo kanina, ang pintura ay nagbibigay protection. Hindi po ba? Nagbibigay ganda. Tingnan nyo po yung mga kotse tumatakbo sa labas. Ano napapansin nyo? Maganda siya, hindi po ba? Ano pa? Makintab. Hindi po ba? Naulanan. Naarawan. Maayos pala ng pintura. Tama? Katangian po kasi ng automotive paint po yan. Katulad po ng Sparrow Paint. Automotive paint, no? Nagbibigay siyang ganda. Kaya pansinin nyo mga kotse, napakakintab. Ang tawag po doon, super gloss. Okay? Naulanan, naarawan, hindi kinakalawan ang kotse. Tumatagal. Tama po ba? Ang kotse, minsan na-aksidente. Tama po ba? Pansinin niyo mga kotse, pagka nagkabanggaan, ano nangyayari? Yumuyupi. Tama po ba? Pero pansinin niyo, nakadikit pa rin ang pintura. Okay? So, katangian po ng automotive paint po yan. Napakaganda, napakakintab, super gloss, at napakatibay. So, nagbibigay protection. Ang kotse, makina, mainit, hindi ba? Pag tumatakbo ang kotse, hindi ba? Kumukupas ho ba? Hindi. Tumatagal. So, muli, dalawang katangian po ng automotive paint, katulad na Sparrow automotive paint ang ginagawa po ng aming kumpanya, napakaganda at napakatibay. So, diyan kami nagsimula nga. Kaya siguro marahil, gaya na sinabi natin kanina, hanggang sa ngayon, andito pa kami dahil maayos yung aming kalidad. Okay? So, nagsimula nga kami sa kotse. Ngayon, ang aming pinturang pang kotse ay nagagamit din sa bahay. Okay? Alam na mga pintor to. Okay? Ang bahay kasi, hindi naman puro kahoy o semento. Tama po ba? May parte po na yari po sa bakal. Kamukha po ng gate. Kamukha po ng rehas. Kamukha po ng mga railings. No? So, doon pwede din kaya ang aming Sparrow automotive paint? Pwede kaya? Pwede kaya? Pwede. Dahil bakal eh. Diba? Sinabi natin, automotive paint is for cars. Na, and basically, cars are made of bakal. So, kung gamitin natin sa bahay, sa mga bakal parte ng bahay, pwede. So, amin, at hindi lang yun, no? 60 years ago, ginawa yan para sa kotse. Subalit, nasubukan gamitin po sa kahoy. Okay? Alam na mga pintor to, pag ang kahoy, kamukha po ng mga lamesa, mga dining table or counter, no? Katulad po niyan, no? Yung cabinet na yan, nasa harapan po nila. Yan po, ginamit po dyan, automotive paint. Kaya napakaganda. Lalo-lalo na yung mga tabletop, no?
ginagamitan ng automotive paint ang mga pintor yan. Okay? At ang tinatawag doon, pag ginamitan ng automotive paint, ang tawag doon ay duco finish. Okay? Alam na ating mga pintor yan. Pag ginamitan ng automotive paint sa kahoy, sa lamesa, upuan o sanman, sa kahoy, ang tawag po dyan, duco finish. Okay? At ang ginagamit doon, specifically, pinturang pang kotse. At yung ating pinturang spero ay ginawa para sa kotse, para sa sasakyan, nahanapan ng gamit sa bahay. Okay? Sa tabletop, sa lamesa, sa upuan, kung saan kailangan po ng tibay. Kasi sabi natin kanina, ang automotive paint, matibay. Okay? At ang bahay, may mga parting bakal. Kamukha po ng mga window grills, gate, railings, so pwede din po doon. So isang kotse, pintura pang kotse, no, nahanapan ng gamit sa bahay. Okay? So, ganun ang nangyari sa aming kampanya. Tumagal kami ng 60 years dahil maayos ang aming kalidad at nahanapan po ng gamit hindi lang pang kotse, kundi parang para sa bahay. So, mas madalas, ginagamit ang aming automotive paint 90% marahil siguro ng ginagawa sa aming planta ay ginagamit sa loob ng bahay imbis na sa kotse. So, ganun na nangyari sa Spero automotive paint. Okay? Although, pwede pa rin po gamitin yan. Subalit, dahil sa mga bagong teknolohiya sa paggawa po ng pintura, mayroong mga pinturang pang kotse katulad po ng acrylic, katulad po ng polyurethane. Yun po yung kadalasang ginagamit sa bahay ngayon, sa kotse ngayon. Okay? So, ito, yung aming Spero lacquer at enamel type paint ay yung tinatawag po nating first generation car paints. Okay? Pwede pa rin sa kotse, subalit mas madalas ginagamit sa loob po ng bahay. Parang po siyang house paint. Okay? Gets nyo ho ba? Alright. So, ganun po ang nangyari. Ang aming pinturang pang kotse, nagagamit sa bahay. At hindi lang dun tumigil ang Globesco. Ngayon, meron din po tayong mga pinturang pang bahay talaga. Para sa bubong, para sa yero, para sa semento. So, ang Globesco ay isang kumpanya na hindi lang pang kotse, gumagawa ng pintura pang kotse, kundi para sa mas malawak na spectrum ng paint. No? Mula sa pang kotse hanggang sa pang bahay, meron na po tayo. Katulad na itong nasa harapan po nila, no? Itong Spero QDE o yung quick drying enamel. Ang quick drying enamel po, saan po ginagamit? Sa kahoy at sa bakal. Pag sinabi quick, ibig sabihin nun, mabilis matuyo, no? So, yan po yan, no? QDE. Okay? Meron din po tayong itong tough seal, Spero tough seal, elastomeric paint. Okay? Ito po ay ginagamit kadalasan po sa semento. Bakit po siya elastomeric? Pag sinabi elastomeric, ano po ibig sabihin po nun? Elastiko. Ano ibig sabihin po ng elastiko? Goma. Di ba? Goma po siya. Dahil itong pinturang elastomeric ng Spero na tough seal, meron po siyang halong goma. Na isi-stretch po yan. Ha? Opo. Kadalasan kasi ang semento, wall po ng semento, sa katagalan minsan, bumibiyak po yan. No? Minsan hindi maiwasan yun eh. Shifting ng lupa or what. Okay? Kaya pag ito po ay ginamit nyo sa semento at nagkaroon ng crack ang wall, hindi mapapansin. Dahil ang elastomeric paint may halong goma, so naisi-stretch. Pero yung biyak po dapat ng dingding ay gabuhok lang dapat. Gabuhok. Hindi naman pwede ganitong kalaki yung biyak. Hindi naman hairline to, no? Yung kabuhok na biyak, pwedeng takpan ng elastomeric paint, ng top seal. Dahil nahatak, isi-stretch niya, so hindi kita yung biyak. No? Yung crack. Yan. Yan po yan. Isang katangian na mayroon ang elastomeric paint. No? Katulad po ng Spero, top seal.
At ito nasa kanyang kaliwa ay yung tinatawag po nating latex paint, no? Sparrow Hyper Tone. Ito ang tinatawag natin latex. Ang pag sinabi latex, pang semento po siya. Okay? Pang semento. Basically, puti po yan. So, hinahaluan po ng mga ibang kulay, no? Para mabigyan ng desired color. So, basically, it's white. Hinahaluan ng mga tinting colors para makuha po yung gusto po nilang kulay. Again, pag sinabi latex, pang semento po yan. It comes in three forms, no? Flat, semi-gloss, at gloss. So, ano po yung flat? Ibig sabihin ng flat, sa pintura, wala siyang kintab. Flat talaga itsura niya. Semi-gloss, may kintab siya, meron din siyang medyo dull din siya, flat. At pag sinabi gloss, kintab. Okay, so flat, gloss, at gitna po yung semi-gloss. Okay, so yun po yun. Ang aming ating tafsil, pero, gaya na sinabi ko, may goma po siya. Okay, so ang itsura po niyan, pag napahid, parang siyang flat. Or more accurately, it's called it's in between flat and semi-gloss. So in between that is what we call yung parang matawag doon, kalimutan ko na. Ang tawag doon po ay forgot. Mamaya na lang. Okay, so it's not flat, it's not dead flat, nor is it semi-gloss. It's in between. Pansin niyo po ang goma. Goma ng bisikleta, goma ng motorsiklo, no? Makintab po ang gulong, ang goma? Hindi, hindi ba? Ba't kumikintab ang gulong ng motorsiklo mo? Pag linalagyan ng? Tire block. Kaya siya kumikintab. Pero basically, ang goma, it is flat, no? It is flat. And when you apply the yung tire block, tsaka lang kumikintab. So, ang basic characteristic ng goma, in its natural form, is not shiny. It's flat siya. So, mapapansin mo yung ating Sparrow top seal, pag ginamit nyo yan, hindi siya shiny. Okay? And you have to keep it that way. Okay? Kung gusto nyo makintab at inapplyan nyo ng something on top of our top seal, elastomeric paint, nasisira. Okay? Dito po sa Globesco, pag ginamit nyo yung aming elastomeric na top seal, ganun na yun. Pero kung gusto ng may-ari, hindi kami pumapayag. Okay? Kung gusto nyo makintab ng pintura, de ito gamitin nyo, Hypertone. Gaya na sinabi natin, meron siyang semi-gloss at gloss. Tama po ba? So, yun ang gamitin nyo. Dahil pag ginamit nyo yung top seal at ninagyan nyo ng top coat para magbigay kintab doon sa elastomeric paint, nasisira po yung characteristic ng goma. Okay? Nasisira dahil nagkakaroon ng chemical reaction, magbabago. So, hindi po pwede. So, pag elastomeric, it will definitely be flat looking. Flat ang itsura niya. Okay? Sige. Gaya na sinabi ko sa inyo, 40 years ago when paint was invented, and up until now, there are some elements or yung ingredients na parehas na ginagamit nung panahon, nung unang panahon at hanggang sa ngayon. Okay? At basically, in making paint, meron pong apat na mga raw materials na ginagamit. There are basically four items na ginagamit tungo po sa paggawa po ng pintura. Okay? Maraming nagsasabi, no? Maraming pintor o mga nakakagamit ng pintura, yung kalidad nyo o yung ating kalidad, yung aming kalidad na Sparrow ay iba sa kalidad po ng ibang pintura, yung ibang marka ng pintura. Tama po yun. Kasi nagkakaiba-iba. Okay? Ang kalidad namin ay hindi kalidad ng iba. O yung kalidad ng iba ay hindi kalidad namin. So, doon nagkakadiferensya. Okay? Dahil,
ilan po yung sinabi kong raw materials na mayroon ang pintura? Apat, di ba? So, magkakadiferensya sa dami ng mga chemical na nilalagay ng bawat isa na yon. Yung apat na chemicals na ginagamit natin, doon nagkaka pare-parehas lahat ng pintura. Doon sa ingredients na yon, yung apat na ingredients. Pero sa gaya na sinabi ko, dahil sa dami ng linalagay o yung formula na sinusunod ng mga bawat kumpanya, doon magkaka iba-iba. Okay, at that will define the quality ng pintura ng bawat isa. But basically, the four ingredients are the same. Lahat ng kumpanya gumagamit ng apat na basic ingredients na yan. At ano po yun, no? Ito po yun. Ayan. So, what is paint? What does it do? Gaya na sinabi natin, no? Napag-usapan natin yung protection, nagbibigay ganda, safety, no? So forth and so on. Ito yung apat na ingredients kung saan nagkakapare-parehas lahat ng paint companies. Diyan pare-parehas lahat in using these four basic raw materials. The first is what we call yung binder. Okay? Ano yung sabi ng binder? Ang root word is bind. Ano yung sabi ng bind? Pinagsasama-sama niya. The first basic raw material is what we call the resin. Okay? Or the binder. And resin binds. Ilang raw materials na sinabi ko? Ang mayroon ng pintura? Apat. So, ang trabaho ng resin, pinagbubuklod-buklod niya yung tatlo pa para maging isa. So, basically, itong resin is the most important raw material sa pintura. Dahil kung kulang ang resin, hindi nagsasama-sama ang four raw materials. Okay? Pag pinahid, hindi dumidikit, humihiwalay yung kulay, tumutulo sa sahig. Okay? So, yan ang trabaho po ng raw material na resin. Okay? Gets nyo? Gets nyo? Okay? And resin also gives you dikit sa pintura. Siya nagbibigay kapit sa pintura. So, napakahalaga. Tama po ba? It gives you that binding property para magsama-sama yung pintura, yung raw materials I mean, at nagbibigay siyang kapit sa pintura. Ano sa isa-isa ng pintura pag pinahid mo sa dingding? O kesame? Gusto mo paganda itong kwarto, diba? Pinahid mo sa kesame. Lumabas ka saglit, kumain ka, nag-lunch, pagbalik mo, nasaan yung pintura kung pinahid sa kesame? Ba't nasa sahig? O yung pinahid ko sa dingding, ba't nasa sahig? Dahil hindi kumapit, hindi dumikit, nasa sahig. So, napaka-importante ng trabaho ng resin. It gives you kapit o yung dikit, alright? And it binds the others. Very important. Okay? Naintindihan nyo ba yun? Okay. At ang resin comes in the form of liquid. Basa po siya. Pag inaangkat po natin, kamukha ng Globesco, pag inaangkat po namin yung raw material na yan sa abroad, dumarating yan, ganito ang itsura, basa po siya. Okay? So that is the first raw material. Yung pangalawa po, yung tinatawag po natin, pigment. Ano ho ba pigment? Hindi po siya baboy, hindi. Coloring pigment po siya. Okay, so as the word implies, siya yung nagbibigay color sa pintura. Okay? So the coloring pigment gives you the color. So, kung kailangan po nila ng asul na pintura, kaming gumagawa ng paint, mag-angkat po kami ng coloring pigment na asul. Okay? Na iahalo sa resin at two other raw materials para gumawa po ng blue paint. Gets nyo?
At ang anyo po ng pigment ay powder form. Okay? So dumarating po dito yan, pulbos ang itsura niya. Okay? So yung resin, basa po siya, liquid. Ang coloring pigment ay pulbos. Alright? So ano yung unang dalawang raw materials? Resin, pigment. Okay, very good. Nakikinig pala kayo. Okay, yung pangatlo po, yung tinatawag po natin, the water, no? Or the liquid part ng paint. And this comes in two forms. Okay? The third ingredient is what we call the solvent or the water. Okay? Ayan. Okay. Liquid part ng pintura. Dati-dati kasi, lahat ng pintura, 50-60 years ago, ang paggawa po ng pintura, the raw material ng liquid part ng pintura was from oil. Galing po sa langis. Yung langis na dinidrill sa lupa. Okay? Solvent basically is a raw material nang gagaling po sa langis. Okay? At ito yung solvent na pag sinabi po natin, ito yung una na papansin po sa pintura. Pag binuksan nyo po ang lata, unang-una na papansin nyo. Nakapag-open na ho ba kayo ng pintura ng lata? Ano una na papansin po nila? Amoy. Hindi ba? Yun ang unang bubungan sa inyo pag binuksan nyo yung pintura. Amoy. And that is caused by yung solvent. Okay? So before, lahat ng pintura po ay gawa po sa langis at siya po ay solvent. Byproduct ng oil is solvent. So lahat ng pintura noon was made from oil. At ito yung una na papansin natin sa pintura, yung amoy. Solvent has that smell. Di ba? Kaya ang mga pintor, pag magpipintura ng katulad po ng silid po na ito, ng kwartong to, anong unang ginagawa bago sila magpintura? Binubuksan po yung bintana, yung pintuan, okay? Dahil kung hindi, masansang amoy, baka mahilo ka pa. Okay? So, yan yung, that is because of the solvent content. So, lahat ng pintura before, 60 years ago, was made with solvent. Subalit, dahil sa mga bagong teknolohiya, nakagawa po tayo ngayon ng pintura mula sa tubig. Okay? So that it used to be all solvent. Paint before was all solvent based. Now you have water based paint. Katulad po ng latex. Yung pinakita ko kanina, yung Hypertone ng Spero, yung Hypertone latex paint, gawa po sa tubig yun. Ang ingredient po doon, water. Ang elastomeric paint ng Spero, yung Tough Seal, is also made with water. Okay? So dati, ito storya to ha, totoong storya to. Mayroong isang kumpanya na una naglunsad po ng water-based paint dito sa Philippines. About 40 years ago. Okay? May isang kumpanya dito sa atin na naglunsad ng water-based paint 40 years ago at hindi siya tinanggap ng mga pintor. Dahil nung kaisipan nung 40 years ago, pintura gawa sa tubig, pag pinahit ko sa yero o sa bakal, ano mangyayari sa bakal? Ano mangyayari pag tubig? Kakalawangin. Tama? So, hindi inaccept ng mga pintor nung panahon na yon, nung unang dinusad ang water-based paint, 40 years ago. Hindi, kalokohan yan, hindi pwede. So, yung company na yun nag-introduce ng water-based paint in the Philippines for the first time ever, hindi umunlad ang produkto nila. Laglag. Pero ngayon, water-based paint is used more probably than solvent-based. Dahil nakita nga na pwede. Ang pang bubong, pinturang pang yero, is made with water. Water-based po yun. Yung ating Spero rooftop is based with water, made with water. Kinakalawang? Hindi. Okay? So, iba yung kaisipan nun sa ngayon. Okay? So,
Gaya na sinabi ko, with new technology, nakakagawa po ng pintura based from solvent and also with water. Gets? Gets nyo? Okay. So, ano po yung first three raw materials? Ano yung una? Resin. Pigment. Solvent. Okay. At yung panghuli, yung tinatawag po natin, additives. Okay. Additives. Kung ito yung lata po ng pintura, ito yung linalaman ng lata ng pintura, no? These four ingredients. Ano po yung additives? Additive is basically chemicals na linalagay para magbigay bango sa pintura. Okay? Gaya na sinabi ko kanina, hindi ba? Ang solvent-based used to be masangsang dahil sa napakatapang dahil galing sa langis, no? Napaka sa ilong. Okay? So, to cover that, para mawala po yun, okay? Dinalagyan po ng additives. Okay? Para magbigay bango sa pintura. Okay? So, meron tayong mga pintura ngayon sa merkado, sa market, na mabango. No? Mga pwede mo i-apply sa kwarto na hindi nakakahilo. Masarap ang amoy. So, ito yung mga additives. Nagagawa po ng additives yun. It is an add-on chemical na inilagay sa pintura. Ano pa? Ano pa nagagawa po ng bang additives? Nagbibigay laban sa ano ba yun? Yung like Baguio, no? Ang Baguio, malamig. Laging umuulan. Laging basa. Madaling kapitan po ng amag. Okay? Lumot. Okay? High places, no? High locations. Mapapansin nyo, mga gilid ng bahay, mga semento, may mga amag yan, may mga lumot. Dahil, yun nga, it thrives on water, moisture, ang lumot. So, para hindi mangyari yun, ang mga paint companies naglalagay ng pang-anti-lumot. Okay? So, basically, mga paints would contain that. Yung pintura natin, ganun din. Meron tayong anti- or medium resistance chemicals. Iba naman nagbibigay ng ingredients to give you kasi ang pintura kasi usually bago mo gamitin dahil may mga volume solid yun, yung mga pigments which is powder, pag naka-imbak lang yan, the powder will settle sa baba. Okay? Parang kape, hindi ba? Pag umiinom kayo ng kape, pag iniwan nyo doon ng mga 10 minutes, ano nangyayari? Then nagsisettle, nag-ano sa baba ng baso. So, kailangan ihalo mo. Ganon din sa pintura. Alright? So, meron tayong linalagay ng ingredients kasi pag hinalo mo ang pintura, it will cause it to bubble. Okay? Kasi when you shake it, when you stir it, nagkakaroon ng bubble. Okay? Ganon din sa kape, di ba? Nagbubula-bula muna yon, tapos mawawala na lang dahil pumuputok. Ganon din sa pintura. So, naglalagay po tayo ng additives that would defoaming additives para hindi pagkahalo, yung bula, mawawala. Kasi ang sagwa-sagwa ng pintura, pag pinahid mo at nandun pa ang bula, pinahid mo at natuyo, mapapansin mo, pag kulang sa ingredients na defoaming agent, mapapansin mo, pag pinahid mo tong pintura at natuyo yun, makikita mo may mga bula-bula. Natuyo ang pangit, magaspang. So, linalagay niya para mawala niya. Pag apply mo, pumuputok yung bulang kusa, nawawala. So, maganda at makinis. So, those are some additives na linalagay. Okay? O kaya, itong tinatawag po natin good leveling o good flow. Pag sinabi good flow, pag pinahid mo, pantay ang pagpahid. O kaya, madaling i-brush. Okay? Nakakapagod kasi pagbabrush ng pinturang napakalapot. Okay? So, linalagyan ng additives yan para madaling ihagod ang brush. So, nagagawa din po ng additive yan. Alright? So, basically, yun po yung four raw materials na ginagamit po na lahat ng mga paint companies. Okay? So, ano po yung apat? Muli? Resin o yung binder na tinatawag. Okay? Ano? Pangalawa? Pigment. Nagbibigay? Kulay. Pangatlo? Solvent. Okay? Siya po yung
Solvent or water, di ba? Tama? Solvent or water. Siya yung ginagamit para gumawa ng water-based. Kung water-based, water. Kung solvent-based, solvent, yung oil. Okay? Yung pang-apat? Additives. So basically, ganun sinabi ko sa inyo, pare-parehas lahat ng paint companies sa paggamit ng raw materials na yan, yung apat na raw materials na yan. Okay? Yan. So, dyan nagkakapare-parehas. Subalit, magkakatalo sa kalidad, sa ganda ng pintura, ayon sa dami ng linalagay ng bawat isa. Okay? So, doon magkakatalo ang isang quality ng pintura namin sa pintura ng iba. Sa dami ng linalagay. Kasi meron dapat tama, itong additive, kung ilan dapat ang ilalagay, ilan dapat ang solvent, ilan dapat ang pigment, ilan dapat ang resin. So, dyan po nagkakatalo-talo. Okay? Gusto niyo po ba malaman kung anong tamang sangkap? Gusto niyo malaman? Yes po. Okay. Pero medyo technical kasi. Okay? Kamukha na ito. Tingnan mo. Difference ng high tsaka low quality paint. Ayon sa mga dalubhasa, yung mga eksperto sa pintura, kung ito po ay isang lata ng pintura, dapat 45%, okay, a little close to half of the linalaman ng lata, or 45% should be resin at pigment. At yung higit sa kalahate, or 55%, should be the base, the solvent or the water. Okay? Pag ganito ang masunod ang formula o yung dami na linalagay ng chemicals, it is a high quality paint. Yan ang sabi ng mga dalubhasa. So remember this, hindi ba? It should be about 45 resin at pigment. Ano nagagawa ng resin? Bind. Pinagsasama-sama niya. At ano pa? Dikit. Nagbibigay kapit. Dikit sa pintura. So, kung bababa pa dito sa 45 na yan, ibig sabihin, mahina ang kapit ng pintura. Okay? So, hindi maayos ang pag pinaid mo, hindi siya tatagal. Mababakbak agad. Okay? So, ito ang tandaan nyo. On the other hand, sabi ng mga dalubhasa, ang low quality, opposite of that. Anything less than 45% na resin or pigment, or 30%, at mas maraming solvent, yan yung low quality. Sir, bakit ganyan? Anong una napapansin nyo sa lata ng pintura pag binuksan? Amoy, hindi ba? Because of the solvent or the water. Pag binuksan mo, sumisingaw, tama? So, ibig sabihin, water or anything liquid, pag nabuksan at na-expose sa air, ano nangyayari? Natutuyo. Humahalo sa air. Kaya sabi nga natin kanina, pag binuksan mo sa isang kwarto, kailan buksan mo yung bintana? Dahil sumisingaw, humahalo sa air, nag-evaporate. Anything liquid evaporates. So with solvent and water. Okay? So kung ang isang pintura mo na binili ay mas maraming water at solvent o solvent, 70%, natutuyo to eh. Nawawala to. So ang maiiwan, alin? Yung resin tsaka pigment. So nakikita nyo? So mawawala to, so ito manipis. Ang maiiwan, natuyo. Na naka pahit sa dingding, kesa may sahig, manipis. So, if you compare this, ayan, ganito po mangyayari. High quality, low quality. Pag pinahid, pareho itsura habang basa. Yan mo, pareho ang kapal. Ang itsura. Parehas. Subalit, sabi natin, ano nangyayari sa liquid part? Nag-evaporate. So, mawawala to sa high quality, mawawala to sa low quality, higit sa mas marami ang liquid, nawawala to. So, ang maiiwan, ere. Gets nyo? No?
So dapat ito ang masunod. Okay? If it is anything less than this, at hindi nasunod to, ibig sabihin niyan, ere, manipis. So tandaan nyo yan. Matatandaan nyo ba yan? Ano percent? 45, 55, 30. Ikaw, natatandaan mo? Yes, sir. Baka sa katagalan, baka medyo makalimutan nyo pa yan, hindi ba? Erase, erase na lang. Huwag nyo lang tandaan yun. Huwag nyo nyo tandaan na lang yun. Eto lang. Kasi pinag-uusapan natin quality, hindi ba? So, eto lang tandaan nyo. Huwag na to. Huwag na to. X mo na yan. Ang tandaan nyo lang ito. Good quality paint, dalawang pahid lang, tapos na ang trabaho mo. So kung ang ginagamit yung pintura sa ngayon, o susubukan nyo sa in the future, kasi painting is a system. Tandaan nyo yan. Ang pagpipintura po ay sistema. Ibig sabihin ng sistema, merong step 1, step 2, step 3, step 4. Okay? So you have to go 1, 2, 3, 4. Hindi pwede 1 tapos talon sa 3. O 1 talon sa 5. Hindi pwede yan. Ang pintura po ay 1, 2, 3, may baitang na sinusundan. Okay? So, if your paint nagagamitin nyo o nagamit nyo required you 2, 3, 4, 5, 6, 7 top coats, gaya na sinabi ko, painting is a system, di ba? Unang i-apply nyo sa wall o kung saan man kayo magpipintura, tinatawag po natin primer. O para sa makeup sa babae, o anong unang ginagawa nyo? Anong unang ginagawa nyo? Foundation. Ayun. Hindi ba? Hindi ba? Pero bago pa foundation, anong unang ginagawa? Primer. Hindi. Naghihilamos. Ganun din sa pagpipintura. Kailan linisin. Bago ka magpahid ng anuman sa pinto ng parte ng bahay mo, siguraduhin mo walang alikabok, walang langis, hindi basa, maayos. Kasi kung hindi, parang makeup din, galing ka sa labas, pinagpawisan ka, hindi ka naghilamos, diretso kang foundation, kakapit? Hindi. Hindi ba, Jebo? Maka may alam ka sa makeup ah. Hindi ba? Ganon din sa painting, sa pintura. Kailangan linisin muna para maayos ang kapit. Pag naayos na, na-prepare, naayos, nalinisan, ang unang pinapahid ay yung primer o foundation sa makeup. Tama? Pag natapos yun, top coat sa pintura ang tawag doon. Top coat. O kaya yung blush on. Okay? So it's a system. Kailangan linisin, primer, top coat. Gaya na sinabi ko kanina, huwag nyo lang intindihin to. Ang tandaan nyo lang, sa basihan ng isang mahusay na pintura o quality paint, isang primer, two top coats, tapos na dapat ang trabaho mo. Gaya na sinabi natin kanina, ang pintura nagbibigay ganda. Ang kapangitan, napapaganda niya. Ang semento, ano itsura? Pag bago mo ipahid. Ano itsura ng semento? Gray. Madilim. Di ba? Kahoy, ano itsura? Brown. Di ba? Iba, may naknak pa. Di ba? Bakal. Ano itsura ng bakal? Black, brown. Di ba? If you leave it at that, iwanan mong ganun, ang pangit, tama? So, ang nagagawa ng pintura, nagpapaganda. So, ang kapangitang, napapaganda niya. Cemento. Primer, linis muna, primer, two top coats, dapat sarado ang kapangitan ng cemento. Kapangitan ng kahoy, bakal. Yan ang basihan sa isang quality paint. Primer, one primer, two top coats, tapos ang trabaho. Hindi mo kailangan ng pang-apat na top coat. Primer, two top coats, dapat tapos. Kung gumagamit ka ng pintura na meron pang-pangatlo, pang-apat o pang-lima,
Kalokohan na yan. Hindi maayos ang kalidad. Ibig sabihin, baka ganito. Mas madaming liquid part. Kaya, pag in-apply, manipis. Nakikita ang kahoy, nakikita ang semento pa, at yung bakal. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Yun ang kalidad ng spero. Okay? Kaya, hanggang sa ngayon, andito pa rin kami, even after 60 years. Dahil kung noon pa, sinubukan kami, at napansin, pangit, uulit? Ha? Umulit ba kaya ang mga pintor? Hindi. One time ka lang, tapos ka na. Dapat, noon pa, kung pangit ang kalidad namin, sarado lang kami. Wala na dapat ang Globesco, wala na dapat ang Spero. Subalit, hanggang sa ngayon, andito pa. Nagtatrabaho pa kayo dito. Even after 60 years. Kayo po, mga ilan sa inyo, kayo. Mga baguhan kayo, di ba? Wala pa kayong 1 year pa. Di ba? That's the testimony to what Globesco makes. Yung ating pintura ay maayos. Kaya hanggang sa ngayon, paulit-ulit na ako, andito pa tayo. Nakakapagtrabaho ako, nakakapagtrabaho kayo, di ba? Dahil sa kalidad na mayroon ang gawa ng Globesco. Naintindihan nyo ho ba? Naintindihan nyo ho ba? Ayun. Yun ang kalidad Spero. Kalidad Manor. Kalidad Canadian. Ano yung Manor? Ano yung Canadian? Ang Globesco kasi, tatlong klaseng pintura ang ginagawa. Hindi lang Spero, meron pa tayong Manor. Meron tayong Canadian. Ha? Opo, tatlong klase po ang aming pintura. Ang Spero yung tinatawag po natin premium. Okay? Premium, sabi niyang premium. Yung first class. Okay? Yung flask, pag nakita nyo pangalan na Spero, okay? Kamukha po na ito, no? Nabalik lang ako. So, ito yung kung saan kami nag-umpisa, di ba? Automotive paint, automotive enamel, automotive lacquer. Sa ngayon, gaya na sinabi ko sa inyo, meron din po tayong pambahay. At ito po yung tatlong klase. Spero, Manor, at Canadian. Pag sinabi Spero, primera klase. Ito yung premium paint ng Globesco. So kung makakita kayo ng Spero na ganito, na logo, yung automotive kasi, bilog. Diba? Ito, in-apply natin sa pambahay. Yung Spero pa rin ang pangalan, pero paitlog ang bilog niya. So kung makakita kayo ng ganitong logo, ibig sabihin niyan, primera klase, premium grade. Katumbas po ng mga premium grade ng ibang pintura, kamukha ng Boyce and Davis. Yan ang katapat. Meron tayong pangalawa, Manor. Ito yung segunda natin. Ito po ay mas mura kesa Spero. Okay? At meron pa tayong isa pa, Canadian. Na ito, mas mura kesa Manor. Mas mura sa Spero. Okay? So, tatlong klase. Bakit tatlong klase? Alam nyo ho ba kung bakit? Kasi hindi naman lahat ng gagamit ng pintura o yung ating customers, aming customers, ay may pera. Tama? Yung iba nagbabudget. So, hindi naman kaya nila i-afford siguro to. Meron pa tayong pwedeng alok pang iba pang brand. Which is cheaper. Manor, Canadian. So, kaya, ang Globesco, gumagawa po ng tatlong klase ng pintura. Spero Premium, Manor, at Canadian. Gets nyo? Diba? Sa mga nagbabudget, ito. Meron tayong Canadian, meron tayong Manor. Subalit, ito ang tandaan nyo. Ano yung sinabi ko kanina? Pag sinabi kalidad, ano? Ilang pahid? Isang primer. Isang primer, dalawang top coat. Itong tatlo, ganon. Ganer. Isang primer, 2 top coats. Spero. Manor, isang primer, 2 top coats. Canadian, ganon din. 1 primer, 2 top coats. Tapos ang trabaho, tago ang kapangitan.
Gets nyo? Ah, ba't ganun, sir? Mas mahal to. Eh, dito na lang po ako. Mas mura to. Tama? Makakatipid ako dito. Hindi. Saan magkakatalo? Pag spero, abutin po kayo ng 3 years bago ka mag-repaint. Gets nyo? Kasi premium siya eh. Mas tatagal siya. Minimum 3 years. Manor? 2 years ang itatanggal niya. Canadian, 1. Okay? Pero lahat yan, 1 primer, 2 top coats, tapos ang trabaho. Gets nyo? Gets nyo? Good. So alam nyo na kung bakit ang Robesco gumagawa ng Spero, Manor at Canadian hanggang sa ngayon, after 60 years, nandito pa kami. Dahil maayos po ang pintura po namin. It is good paint made even better. Yun po yun. At dito din po ako magwawakas sa aking maiksing history ng aming kumpanya. 60 years po kami nag-umpisa years ago. At kung ano po ang saan kami nagsimula at ano po kaming pintura meron. Okay? So with that, maraming salamat po sa inyo. Thank you po.